hanggang dumulong ang luha, hanggang mahulog ang dala. Hanggang mo aking mata, di mo ba naisika? Ako ngayon, hindi ba nagkakanalita? Gusto mo ba sumama? Sa panahon ngayon, napabata ng pabata ang mga nalulung sa iba't ibang uri ng bisyo. Bisyo na unting-unting pumapatay at sumisira sa katawan ng mga batang nalulung dito. Tara't samahan niyo akong tuklasin ang mga rason kung bakit sila nalulung sa mga ganitong klase ng bisyo. Isang grupo ng kabataan ang aking nakilala at nakasama sa loob ng isang gabi. Ang grupong ito ay kinabibilangan ng mga batang edad 15 hanggang 22 taong gulang na pawang lulong sa iba't ibang uri ng bisyo. Isang tipikal at ordinaryong grupo ng kabataan na animoy patambay-tambay lang, ngunit sa likod nito ay may bisyong di maiwasan. Ito si Makmak, 17 taong gulang, isa sa pinakabatang miyembro ng grupo. Akin siyang kinapanayam tungkol sa kanyang kinawiwilihang bisyo. Ilan taong na nagsimula nung mag-inom ka? College na ako. Kasi hindi ako makaporma sa papa ko. Dahil nga, bata pa raw ako. Yung nagsimula ng college ako, yan natuto na ako sumama sa tropa. Ginuminom. Kaya, hindi ka na pinagbabawalan niya? Pinagbabawalan nila ako kaso, pinapabayaan nila ako dahil alam nila may tiwala naman sila sa akin. Di ba ito nakaka-apekto sa pag-aaral mo? Di naman. Kasi pinipilit ko gumising eh. Diba? Okay naman yung mga grades mo? Okay naman. Wala. Parang ganun pa rin. Kahit yung hindi ako nagiinom. Bukod sa pag-iinom, ano pang ibang bisyong kinabibilihan mo? Babae. Babae. Hindi ko may iwasan yung babae. So, gano'ng kakadalas nagiinom? Ngayon, araw-araw na eh. Hindi na ba ito maiwasan? Kayang iwasan kaso pag nagiinom na siyempre nakakaingit din, di ba? Ma-opi ka. Napalagay mo, yung aware ka ba sa magiging side effect nito sa'yo pag tanda o... O sa ngayon wala ka pang nararamdaman? Wala pa. Pero may iwasan ko rin yan kapag may trabaho na ako, di ba? Pero, yun nga, kung aware ka nga sa mga magiging, kunyari, sakit na makukuha dyan sa pag-abuso. Aware ako.
eh ano, alam mo naman, alam mo ba kung ano magiging epekto nito sa katawan mo sa pag-abuso ng pag-iinom? Alam ko pero hindi ko iniisip 'yan. Bakit naman? Wala, hindi ko pa alam. Parang wala lang. Inom lang, sige, inom. Sa ngayon kasiyahan pa lang. Kasiyahan pa lang. Malaking bagay ang impluwensya ng barkada sa pagkakawili ni Makmak sa pag-iinom. Kasama pa nito ang kakulangan ng pangangaral ng kanyang mga magulang sa kung anong pwedeng maging epekto nito sa kanyang kalusugan. Nakapanayam ko rin si Baron, 22 taong gulang, pinakamatanda sa magbabarkada. Nagsimulang malulong sa bisyo sa murang edad. Ilan taong ka na nagsimula kang malulong sa ganitong ano, ganitong bisyo? Nagsimula ako mag-inom yung high school pa ako, second year ako. Siguro mga 13 to 14 lang ako noon. Hindi naman ito nakaka-apekto sa mga ano, grades ko? Hindi naman. Sa tagal ko na rin naman nag-inom eh. Ano pa, bukod sa pag-inom, ano pang mga bisyong ano, kinahuhumalingan mo ngayon? Sa akin, wala. Inom lang naman ako. Inom lang naman ang bisyo ko eh. Pero nasubukan mo na mag-try ng drugs or marijuana? Gano'n? Marijuana, na-try ko na. Pero hindi ko kinahiligan eh. Alam ba ito ng mga magulang mo na nag-inom ka? Alam ng nanay ko na nag-inom ako. Pero yung iba, tinake ko yung marijuana, hindi alam ng magulang ko yun. Pero itong pag-iinom, alam ng magulang ko. Eh, aware ka ba sa mga pwedeng mangyari sa'yo pag ano, inabuso mo yung mga gentong ano, klaseng bisyo? Hindi naman na rin may iwasan yun. Siguro kung dumating na gano'ng panahon, wala na rin naman na eh. Sa tingin mo, ano yung ano, nagtutulak sa'yo para ano, kumbaga parang mag-inom, gano'n? Sa akin naman, pag magkakasama-sama lang naman kami, yun, doon kami nag-iinuman. Hindi ka na rin makakatanggi pag sama-sama na rin nag-iinom. So, barkada? Barkada, siyempre. Hindi ko akalain sa murang edad ay hindi lang pala alak ang kanyang natikman. Sa murang edad ay naranasan niya na rin matikman ang marijuana. Hindi mang kinawilihan, ay tumatak na sa murang isipan ni Baron ang epekto ng marijuana. Ayon sa survey, nalaman kong sa 10 kabataan na out of school youth, 6 dito ang lulong sa pag-iinom ng alak at sigarilyo lamang. Samantalang ang 3 ay lulong din sa pag-iinom at sigarilyo, ngunit may kasamang paggamit ng marijuana. At isa sa 10 ay ang gumagamit ng shabu. Napakasakit isipin na ang tinaguriang pag-asa ng bayan ay unti-unti nang lumilihis ng tamang landas. Landas na dapat sana'y patungo sa kanilang pangarap. Pangarap na mukhang malabo ng matupad dahil sa kapal ng usok ng daan ang kanilang tinatahak. Ito naman si Pakloy, 15 taong gulang, ang pinakabata sa magtutropa. Sa murang edad ay bukas na ang kanyang kaisipan sa mga bisyong kinawiwilihan. Ilan taong ka nagsimula sa bisyong yun? 13. 13? So ilan taong ka na kayo? 15. Lagi ka ba nag-iinom? Hindi naman. Eh, bukod sa ano, pag-iinom, meron ka pang ibang ano, kinawibili ang bisyo? Wala na. Hindi ka naninigarilyo? Naninigarilyo. Eh, nagmamariwana? Hindi. Hindi. Hindi ka ba pinagbabawalan ng magulang mo? Minsan. Hindi ka na ba napasok? Okay. Hindi ka na ba napasok? Hindi na. Bakit? Wala eh. Paano wala? Wala pera. So sa palagay mo? Sila nang isinagot sa akin. Pagkukulang na magulang sa pangangaral at paghihigpit at impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanila o ang kanilang mga barkada. Ngunit isa lang ang tumatak sa aking isipan. Ang kahirapan ay isang malaking rason kung bakit sila nawiwili sa ganitong klaseng gawain. Matapos ang inuman, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang dalawa sa kanila na sumindi ng marijuana. Di alintana ang mga taong nakapaligid at pawang walang pakialam kung may makakita man sa kanila.
Nagulat ako sa kanilang mga isinagot sa akin. Sa edad na 14 gulang, nagsimula na silang gumamit at malulong sa marijuana. Dala lang daw ng curiosity, kaya nila ito sinubukan. Ayon sa survey ng University of the Philippines noong 1994, 60% o 5.3 milyong Pilipino kabataan ang uminom ng alak. 4.2 milyon sa kanila ay lalaki at 1.1 milyon ang babae. Sa pag-aaral, halos lahat ng kabataan ay nasubukan ng mag-inom, manigarilyo at mag-droga. Sa kabuuan, sisimula silang mag-inom sa edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Ma'am, sa tingin niyo po, bakit kaya pabata ng pabata po yung mga nalululong sa ganitong bisyo po? Okay, marami siyempre ang dahilan, no, kung bakit pabata ng pabata. Pero very alarming nga yan, no? Ako para sa akin, although hindi ito in talagang in order, no, of let's say yung cause niya. Pero isa dyan, maaari natin ma-attribute yan sa mga magulang. No, although hindi natin masasabi na 100% sa mga magulang, pero may kinalaman ng mga magulang in a sense na sa panahon ngayon maraming mga magulang na naghahanap buhay. Okay? So ang tendency na papabayaan, kakulangan ng proper guidance on the part of the parents, no? Kasi ang akala, no, ng mga ibang magulang, hindi naman lahat, no, na ang pera ay sapat na. No, ang mabigyan ng material na bagay ang kanilang mga anak ay sapat na. So, nagtatrabaho sila, kumakain ng gusto, na in the process, nane-neglect nila yung kapakanan ng mga anak nila. Now, yung mga bata, syempre, naghahanap yan ng mga pagmamahal, no? Ng concern, no? Pag hindi nila nakita yan sa bahay nila, ang tendency niyan ay dyan yan sa mga kaibigan nila tatakbo. Alright? Now, mabuti sana kung mga tinatawag nating good influence na mga kaibigan. Eh, what if mga bad influence ito? Na imbis na turuan ng maganda at positive ng pamumuhay, ang nangyayari eh, nagiging negative. No? Natuturuan ng yan nga, no? Nalululong tuloy sa mga masasamang bisyo. So, barkada na rin, no, kung mapapasama ka sa mga mali o masasamang kaibigan, no, na matatawag natin. And ako, isa pa rin dahilan yung availability nitong mga bisyong to. Let's say, alak, no, sigarilyo, marijuana. Yung alak at saka sigarilyo, over-the-counter yan, nabibili ng kahit sino. Wala naman kasi tayong strict and rigid policy o batas sa Pilipinas na bawal magbenta sa mga minors, no? So, kahit sa sari-sari store, makakabili ka anytime ng sigarilyo at saka alak. So, yung, it's there, no? It's readily available. May konti kang pera, then you can avail, no? Of these things, no? And marijuana naman, no? Siguro, compared to shabu, I do know for a fact na mas mura ata yung marijuana, no? So, andyan, madali, no? Through contacts, madaling makakuha ng mga ganyang mga bagay. So ako yun ang sa tingin ko mga dahilan kung bakit pabata ng pabata ang mga nalululong sa ganitong beach. So malaking factor din po ba yung kahirapan? Oo, oo. Although sadly, no, kung tutuusin nga, dapat yung mga mahihirap ang hindi dapat sana, no, kasi salat na nga sila sa pera, na imbis na gastusin nila yung perang yon sa pagkain at iba pang mga makabuluhang bagay, eh, nagagastos sila sa mga ganyang mga walang kabuluhan at masama, masamang bisyo. Pero, no, sa pag-aaral na rin to ng mga sociologists, no, at mga psychologists, their main reason kung bakit yung mga people from poor families ay bakit nalululong sila sa itong bisyo ay meron silang gustong takasan, no? Gusto nila minsan takasan yung realidad ng hirap ng buhay. And so they believe, no, sa kanilang paniniwala ay makakatakas sila sa ganitong problema kung sila ay mag-i-indulge sa ganitong mga bisyo, which is in reality hindi totoo yun at hindi tama yun, no? So, ano po kayang magandang gawin upang maiwasan po yung mga ganito? Sa palagay niyo po? Siyempre, kailangan talaga dyan, hindi lang ang government sector, hindi lang, let's say, ang pamilya, o private na sector, or yung eskwela,
lahat ng tao kailangan no magtulungan para kung hindi man siguro natin masabing totally ma-eradicate o mawala itong mga bisyong to, at least mabawasan, no? Yung malaking porsyento niya, mabawasan. Kailangan magkaroon tayo ng talagang mahigpit na batas, no? Na ipinagbabawal itong mga ganitong klaseng mga bagay, alaks, si alak nga, si kamilyo, and yung marijuana, no? Lalo-lalo na yung pagbebenta sa mga kabataan, sa mga minors, no? And ako sa tingin ko, hindi naman nakukulang yung mga warning, no? Yung sabihin nila na bawal ang sigarilyo, masama ito, no? Given yan, alam na yan ng mga tao, pero sige pa rin sila na sige. So, kailangan siguro, sige pa rin, huwag tayong sumuko ng ka-advertise, no? Ng mga negative effects ng mga bagay na to. At sa akin, mahalaga na ang isang tao magkaroon ng isang strong and solid moral foundation. No? Kapag ang tao, yung moralidad niya, yung paghahawak niya sa kanyang pananampalataya, lalo na sa Panginoon, no? Pag very strong yan, I think yan yung isang dahilan na maari natin siyang may iwasan, no? Mahila or mahugot dyan sa ganyang klaseng mga bisyo, no? At bigyan sila ng, kaya nga nakakaroon tayo pag summer, mga sports clinic, mga basketball tournaments. Maganda yan, no? Nadadivert ang mga kabataan. Na imbis na malulong sa masamang bisyo, madala sila sa magandang, no? Sa magandang mga, hindi naman yung sabi natin bisyo, sa magandang pamumuhay, no? Okay. Marahil, isa na sa mga pangunahing rason kung bakit dumadami ang bilang ng mga batang nalululong sa masamang bisyo ay ang kakulangan ng tamang paggabay at pagkalinga ng magulang sa kanilang mga anak. Idagdag mo pa rito ang kahirapan na lalong nagpapalala sa kalagayan ng mga batang lulong sa masamang bisyo. Kasabay pa nito ang mabagal na pag-usad ng proyekto ng gobyerno upang maiwasan ang ganitong klase ng bisyo. At ito po si Benji Lauron, at ito po ang aking dokumentaryo. Hanggang